Ibinato ni Analu ang cellphone pagkatapos ng tawag. May kinalaman si Raven dito at may kinakasamang ibang babae. Nabutol sa pag-iisip si Analu nang marinig ang halinghing ng anak. Agad niya itong dinaluhan. Akma sanang uupo at sasandal sa kamang dalaga nang napangwi dahil sa kirot na sumidhi sa kanyang likod. Huwag ka munang magagalaw. May balik ka raw sa likod. Nang maalala ulit na Jinky ang nangyari kanina sa hotel, muli siyang nilokob ng takot. Ngayon lang niya nakita na magalit si Raven ng ganon, and he almost killed her. Kaya siya nitong patayin. Ngunit agad ding kumulo ang dugo niya pagkaalala sa kabit nito. Raven is cheating on me, Mom. May babae siya. I cannot lose him. I know. Tumango si Analu, hinaplos ang buhok ng anak. Alam mo ba kung anong pangalan ng babae? Rian. Rian ang pangalan niya, Mom. Saglit natigilan si Analu pagkarinig sa pangalan na binanggit ng anak. Agad siyang umiling upang iwaksi ang alalahanin sa isipan. Hindi lang isang tao ang may pangalan sa isipan ni Analu. Nagkataon lang siguro. Hindi siya mapakali. Kinukutuban siya na masama sa mga pangyayari. Sa labas ng ospital, muli niyang tinawagan si Jack. Ayon kay Jinky, dito nito ipasusubaybay ang galaw ni Raven. Doon na siya naghintay dahil may nirequest siya sa lalaki. Ito na ang lahat? Aniya pagkakuha ng envelope na ay binigay ni Jack. Yes ma'am, yan po ang lahat. Inedit ko lang ng konti para luminaw. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na, umalis ka na. Ihuhulog ko na lang sa bank account ang bayad. Umalis na nga si Jack na hindi sinabi na binayaran na siya ni Jinky sa kanyang serbisyo. Minsan din kailangan lamangan ng mga ganitong klaseng tao. Mula sa brown envelope, nilabas ni Analu ang mga iniwan na hiningi niya kay Jack, ang mga larawan ng babaeng nagangalang Rian. May mga kinuha ito sa iba't ibang anggulo mula sa malayo. Meron ding naka-zoom in ang mukha. Umawang ang labi ni Analu habang pinakatitigan ito. Nag-flash sa utak niya ang maamong mukha ni Michelle. Ang mga mata at ilong nito ay kaparehong kapareho ng kay Oliver. Napanunok na madilim ang ginang at binasa ang buong pangalan ng babae at address na ibinigay din ni Jack, Rian Fontalier. Agad tinawagan ni Analu ang kanilang private investigator. Halukayin mo ang buong pagkatao ng taong to. Isasend ko sa iyong kanyang larawan pagkatapos ng tawag. Rian Fontalier? Kapangalan to ng... Shut up! Di mo na kailangan pang banggitin yon. Ano, magagawa mo ba ang pinag-uutos ko? Naiiritang tanong ni Analu sa kausap. Of course, Mrs. De Torres. Give me a week. No, I want it as soon as possible. I will only give you 3 days. Dodoblehin ko ang bayad kapag nagawa mong trabaho mo sa loob ng 3 araw. Malalim na humugot ng hininga si Analu. Gusto niyang tawagan si Doña Catarina ngunit saka na kapag makumpirma nga ang hinala. Hindi pa natatapos ang problema nila ngunit mukhang madaragdagan pa. Sa malayong probinsya na padpad sa Raven, may nabili siyang rest house dito noon at walang nakakaalam liban sa kanya. Tulog si Rian sa tabi niya. Nakabuntot naman ang sasakyan nila, Raymond at Brent, upang siguruhin walang sumusunod sa kanila. Dito tayo titira? Si Rian na hindi na itago ang paghanga sa lugar. Nasa tuktok ng maliit na burol ang property at mula doon tanaw na tanaw ang kagandahan ng dagat. Niyakap na Raven ang dalaga mula sa likod at hinulikan sa pisngi. Pansamantala, dito tayo tutuloy hanggang sa mga naka. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tipid na humiti si Rian. Raven, totoo bang fiancé mong babaeng nagpunta sa hotel? Nagngit-ngit ang ngipin ni Raven nang ipinaalala pa ni Rian ang babaeng yon. Pinigilan niya ang pag-usbong ng galit at sinabi niya rin dito ang totoo. She's my fiancé before. It's just an arranged marriage, Rian. Gawa-gawa lang yun ng mga magulang namin para sa negosyo. Hindi ko siya gusto. Kailanman wala akong nararamdaman para sa kanya. Nawala ang agam-agam na nararamdaman ni Rian na makita ang sinseridad sa mga mata ng binata. Sapat na ang sakripisyong ginawa nito sa kanya upang paniwalaan to. Lalo pang tumingkayad ang ganda ni Rian habang nagbubuntis at mas nahubog pa ang kurba ng katawan. Napapansin yun ni Raven at di niya mapigilan ang pag-iinit ng katawan? Naliligo ang dalawa sa batis. Nakasuot si Rian ng manipis na kamison at dahil basa nga ay dikit na dikit ito sa katawan ng dalaga. Kitang-kita ngayon ni Raven ang puting underwear nito, ang malulusog na dibdib, maliit na bewang at matambok na pangupo.
Inihahanda niya ang kanyang tanghalian, ngunit iba ang gusto niyang kainin, habang pinagmamasdan si Rian na parang batang naglalaro sa tubig. She is like a goddess, so pure, so innocent. Wala itong kaalam-alam na nagwawala na ang pagkalalaki niya sa loob ng short. Tinanggal ng binata ang suot na damit na dinalohan si Rian sa tubig. Niyakap niya ito at sinimulang halikan sa leeg. Tumawa ito at kinurot ng kanyang tagiliran. Ang tingin nito'y nakikipaglaro, ngunit hindi nito alam ang gusto niyang mangyari. Hinapit niya ang dalaga at diniin ang katawan dito. Ipinaramdam ang katigasan. I want to take you. Let's make love. Here, in the water. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan ng dalawa. Ang mga kamay nila'y naglalakbay sa katawan ng bawat isa. Ang mainit at malaking palad ni Raven ay umahaplo sa bewang ng dalaga. Napakagatlabi na lang si Raven habang pinagmamasdan si Rian. Kahit kailan hindi siya na humaling sa mga babae. He is more into performance and skills. Bagay na wala kay Rian. Ngunit, heto siya at baliw na baliw dito. At inangkin ni Raven si Rian. Hinawi niya ang buhok ng dalaga, nabasa ng pawis habang masuyong tinitigan. How was it? It was... Tumikim ang dalaga dahil sa paos na boses. It was amazing. Humaplos ang mainit na kamay ni Raven sa kanyang katawan. I'm glad you enjoyed it. Inalikan niya ang kanyang punong tenga at bumulong. Gusto mo ba? Napahagat-labi si Rian ang muling tumaas ang temperatura ng katawan. Hindi naman siya dating ganito. Baka dahil sa pagbubuntis niya? Ngunit bago pa muling makaisa si Raven ay umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Brent sa kagubatan. Boss, you, nasa na kayo? Dumating na si Sir Aldrin? Ines na napaungol si Raven habang di makapaniwala, nakatingin sa nakakagat-labing si Rian. Talaga naman. Hurry up! Nasaan ang mga damit mo? Mabilis na binihisan ni Raven ang dalaga. Basta na lang niyang isinuot ang suot na short at sinulubong si Brent bago pa ito makarating sa batis. Nakakuyom na ang mga kamao niya. Mukhang sakalang aabuti ng lalaki sa kanya. Ma'am, ito na po ang resulta ng investigasyon. Gaya na napag-usapan ni Ana Lu at ang private investigator, natapos nga ang pinapatrabaho sa lab lamang ng 3 araw. Kompleto ba ito? Yes, ma'am. Anang private investigator. Pagkakuha ng bayad, agad nang bumira ng alis ang lalaki. Natatakot na baka mapagbuntunan ito ng galit. Dali-daling binuksan ni Ana Lu ang laman ng envelope at habang patagal ng patagal na nagbabasa, lalong ninamukos ang hawak na papel. Lumalalim ang gatla sa noo at nakikiskisa ng mga ngipin. Sumigaw si Ana Lu na sa tindi ng galit, pinagpirapiraso ang papel. Paano nangyaring buhay ang sanggol noon? Mama! Agad niyang tinawagan si Doña Catalina. Kailangan natin magkita, importante to. Hindi po pwedeng ipagpaliban? Habang mabilis na nagmamaneho ay si Jinky naman ang sunod na tinawagan para maghanda. Kailangan nilang solusyonan ang problema na ito. Naguguluhan naman ang Doña na pumunta sa ospital kung nasan ang apong si Jinky. Nagpapanig na tumawag kanina si Ana Lu kaya tula sa sarili na pasugod siya dito dahil baka kung ano na ang nangyari. Naka-business attire pa ang matanda. Lola! Si Jinky natutuwa sa bigla ang pagdalaw ng abuela. Habang paakit ng ospital si Ana Lu, inutusan niya mga bodyguards na wala muna ng hospital staff ang pupwedeng pumanhik sa floor kung nasan ang kwarto ni Jinky. Ana Lu, ano ba itong importante mong sasabihin at pinapatawag mo pa ako dito? Oo nga, Mom, and look at yourself. Hinahabol ka ba ng demonyo? Puna ni Jinky sa nahagitang itsura ng ina. Umiling si Ana Lu. Iniabot sa binan ang kopya na isinagawang investigasyon. Hindi demonyo ang humahabol sa kanya, kundi ang multo ng kahapon. Buhay siya, Mama. Sino? Basahin niyo kasi. Naguguluhan man si Doña Catalina, ngunit binasa pa rin ang hawak na papel. Bunuhay ang anak ni Michelle at Oliver. Napakurap naman ang mga mata si Jinky. May anak pala ang daddy niya sa una nitong asawa? Paano yun nangyari? Na-recover noon ang bangkay niya. Nag-hysteri na ang Doña. Napaisip ng malalim si Ana Lu. Posible kaya na ibang bangkay, iyon ang sanggol? Sa nakikitang resulta ng investigasyon, posibleng gano'n na nga ang nangyari. Ang tanong, sinong sumabotahin ng plano nila noon? Muli, napasigaw si Ana Lu. Sinabunutan ng buhok at tumupo upang kalmahin ang sarili. Mom, Lola, ano bang nangyayari?
Nagtatakang tanong ni Jinky na walang kaalam-alam sa pinag-uusapan ng dalawa. At total damay na rin ang dalaga sa sitwasyon, sinabi na ng mga itong lahat-lahat. Pati ang krimen na kanilang ginawa noon. At dahil likas na nagmana sa Jinky sa ina, agad na dumaloy ang kasakiman sa dugo nito. Kaya pala mainit ang dugo niya sa babaeng yon. Muli naalala ang nangyari sa hotel at galit na nagsalita. Then what are we waiting for? We need to do something. Nakuha na niya ang loob ni Raven. Kapag malaman to ni Lolo Donato, mawawala sa atin sa isang iglapang kumpanya. We need to kill her again. Don't worry, apo. Ako nang bahala. Naputol sa pagsasalita si Doña Catalina nang sumabad ang manugang. No, Mama. Hindi natin siya po pwedeng patayin. Ani Analu habang hawak-hawak ang baba. At bakit hindi, Mom? Papayag ka ba na siyang magmamana ng lahat? Walang matitira sa atin. Oo nga naman, Analu. Sa ayaw ko sa batang yun mapunta ang lahat ng kaimanan ng mga Ditores. Gatong din ni Doña Catalina. Nangangamba na kapag bumalik ito, mas kikilalanin ng board. May 30% share to sa kumpanya. Buntis siya at isang zitter ang dinadala niya. Nalaglag ang panga ng maglola dahil sa ibinunyag na iyon ni Analu. Pakiramdam ni Jinky nagpantig ang tenga niya sa narinig. Kung nabuntis nga ito ni Raven, posibleng seryoso ito kay Rian. Di naman po pwedeng aksidente itong nabuntis ni Raven dahil ito na atang pinakasiguristang tao na nakilala niya. The more reason to get rid of her. Mama, sa akin lang si Raven. Ako ang fiancé niya. Ako dapat na magdadala ng anak niya. Kung nakakatayo lamang siya ay talagang hahanapin niyang babaeng yon. Pwede ba kumalma ka? But Mom, si Jinky sa hindi makapaniwalang nakatingin sa kalmadong ina. Ito kanina ang stress, pero bakit hindi na to nababahala? May plano ka ba, Analu? Tanong ni Doña Catalina na agad na basang nasa takbo ng isip ng babae. Ngumisi si Analu na lalong nagpagulo sa dalawa. Hahayaan muna natin siya hanggang sa makapagsilang. Doon tayo papasok at kukunin ang anak niya. What? Hindi ko maintindihan, Mom. Bakit ba natin yun hihintayin? Her child is a threat too. Listen, Jinky. Ipapadala kita bukas na bukas din sa Amerika para sa treatment ng likod mo. Mananatili ka doon hanggang sa makaanak si Rian. Kapag nakuha na namin ang anak niya, saka ka uuwi at papalabasin natin sa iyo ang bata na anak ninyo ni Raven. Salaysay ni Analu sa nabuong plano sa isip. Kumunot ang noo ni Doña Catalina. Imposible yata yung pinaplano mo, Analu. Papalabasin nating anak na Jinky ang bata. Nandyan si Raven, hindi yun mangyayari. Lalong napangisi si Analu. Ang kaninang dinadalang problema ay nawala. Don't worry, Mama. Sa araw na kukunin natin ang bata ay ang araw ding mawawala ng memorya si Raven. May kinalakong tao na po pwedeng gumawa ng trabaho. Tatawagan ko pa siya mula Costa Rica. Malaki-laki ang bayad, pero siguradong plano natin. Costa Rica? May kakilala ka doon? Sino? Sunod na tanong ni Doña Catalina. Hindi ko siya kilala ng personal. Nabanggit lang yun ng isa kong amiga. Tumayo na si Analu habang may idinadial na numero. Maghanda ka na, Jinky. Bukas na bukas din. Aalis ka ng Pilipinas? Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Rian, ngunit dahil rin sa pag-aalaga ni Raven at sa masusing pagbabantay ni Aldrin sa kalusugan ng dalaga, naging maayos ang lahat. Dumipas ang ilang buwan at nilawal na nga ni Rian ang mga anak. Congratulations! Ang lulusog ng mga chikiting niyo! Si Aldrin na hindi maitago ang tuwa habang pinagmamasdan ng kambal na umiiyak. Di naman maipaliwanag ni Raven ang nararamdaman na mga sandaling iyon. He felt so happy he wanted to cry. Ngunit ang pag-aalala ay nabaling kay Rian na walang malay sa kama. How is she? Wala ba naging problema sa kalusugan niya? Tinapik ni Aldrin ang balikat ng kaibigan. She's totally fine. Don't worry. Sadyang mahirap lamang talaga ang mga anak. Napagod lalo na't normal delivery. Tingnan mo naman ang kambal, ang lalaki. Nagbuga ng hininga si Raven at nangingiti pinaglaroan ang daliri ng mga anak. The preparation of their wedding is done. Inayos niya at plinalo lahat at hindi sinasabi kay Rian. Gusto niya itong sorpresahin. He will marry her after she recovers from giving birth. Lumipas ang isang buwan na isipan ni Rian bumalik na sa syudad at bisitahin ang kanyang tiyahin. Hindi na katulad ng dati ang mga ito. Marami nang ipinagbago simula ng kinausap ng mga ito ni Raven. Ang tiyahing si Rosalinda may business na sari-sari store.
Si Tonette masaya na sa bagong kasintahan habang si Liza naman ay lilipad na papunta na ibang bansa upang magkatrabaho. Nangungulit ang mga to na makita sina Carl at Kent. Please, Rian, mag-ingat kayo. Hindi kita masasamahan kahit iiwan ko si Raymond at Brent para may kasama kayo ng mga bata. Muli, bumuntong hininga si Raven habang nagmamaneho. Galit na galit ang lolo at ama sa tagal niyang nawala sa kumpanya. May malaking problema at kailangan siya doon ngayon. Ang tayong amang umaasikaso sa negosyo dahil lumipad ang abuelo sa Colombia upang ayusin ang ibang negosyo doon. Ano ka ba? Ayos lang. Di naman kami lalayo eh. Doon lang kami sa bahay ni Auntie Rosalinda. Ngiti ni Rian sa baybaling sa kambal na tahimik na natutulog. Isang masuyong halik ang ginawad ni Raven sa dalaga pagkarating sa bahay ni Rosalinda habang karga-karga si Carl. Take care. Susubukan kong tapusin agad ang trabaho ng mabilis. Hinarikan niya ang kambal bago binigay si Carl kay Sarinda na kanina pa hindi makapaghintay na hawakan ng bata. Si Kurt naman natutulog pa rin sa mga bisig ni Rian. Mag-iingat ka rin, Raven. Tatawag ako kapag magka-problema. Pagpapagaan ni Rian sa pakiramdam ng binata. Tumango si Raven, saka binaling sina Raymond at Brent. Kayo na ang bahala dito. Report to me immediately kapag may napansin kayong kakaiba sa paligid. Yes, boss. Isang tingin pa ang ginawad ni Raven kay Rian at sa kambal. Mabigat ang pakiramdam niya na iwan ang mga to, ngunit wala siyang pagpipilian sa ngayon. Napuno ng ingay ang bahay ni Rosalinda. Tuwang-tuwa ang tatlo habang nilalaro at kinukulit ang kambal. Si Carl game na game ng umiti habang si Kurt poker face at wala man lamang reaksyon. Nagmana siguro sa mga ugali. Rian, sa amin ni Carl, si Tonette na kanina pa hindi tinitigilan ang mga bata. Umiling si Rian at napangiti habang pinapanood ang mga to. Hindi lingid sa kaalaman niya ang ginawang pagtulong ni Raven sa mga ito liban sa perang binigay nito nung una. Tinulungan ng binata ang mga ito na makaalis. Hayaan ko lang daw, total naman nagbago ng mag-ina. Rian, ang swerte mo talaga. Si Riza na nakalabi. Abay kami sa kasal ninyo, ha? Oo naman, aniyang nangiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin si Rian makapaniwala sa biglaang pagbabago ng buhay niya simula nang dumating si Raven. Ngayon may anak na sila at ikakasal na. Ano pa bang mahihiling niya? Sobrang kontento na siya. Nasa gitna ng kasiyahan ng lahat nang may hindi inaasahang bisita ang dumating. Rian, you're back! Gavin! Nabigla ang dalaga sa bigla ang pagdating nito. Ganon din si Nasarinda. Nagtanong pang tiyahin kung kinalaban niya ang lalaki na basta na lang pumasok sa bahay nang walang paalam. Paano nito nalaman na nandito siya e wala naman siyang ibang pinagsabihan? Gavin, you didn't even tell me na may anak ka na pala. Natutuwa nitong wika sabay kuha kay Kurt na umiiyak na. Si Carl na natiling tulog sa stroller nito. Sinikko ni Liza si Rian at bumulong. Pakilala mo naman ako. Napangiwi ang dalaga at sinantabi muna ang pinsan, saka ay nalalay ng anak na hawak ni Gavin. Mali kasi ang pagkakahawak nito. San mo nabalita ang nandito ko? Nagtataka niyang tanong dito. Halos isang taon ang nakakalipas, ngunit walang nagbago dito. Si Liza naman nagpunta sa kusina upang tulungan ng kapatid at ina sa pagluluto ng tanghalian. Wait lang, Rian. Kukunin ko lang ang mga dalakong pasalubong sa mga bata. Anito at saka lumabas ng bahay habang karga si Kurt. Nataranta si Rian sa mga galaw ng lalaki. Teka lang, Gavin. Iwan mo muna dito si baby. Akmang susundan niya si Gavin nang umalingaw-ngaw ang iyak ni Carl. Puno ng pag-aalala ang tiningnan ni Rian ang likod ni Gavin na paalis. Nang naalalang nasa labas lang sina Raymond at Brent, hinayaan at kinarga si Carl at pinatahan. Maya-maya, nabulabog ang buong barangay na makarinig ng napakalakas na pagsabog. Natakot at nagkagulong lahat kasama ng mabilis na kumalat na balita. May sunog! Nasusunog ang bahay ni Rosalinda. Tumahawag kayo ng bombero, Diyos ko! Natrap ang buong pamilya sa loob! Sunod-sunod na umubo si Rian dala ng makapal na usok. Dakliliyab na apoy at makapal na usok, iyon ang tanging nakikita. Wala rin siyang marinig dahil sa lakas ng pagsabog na nanggaling sa kusina kanina. Gumapang ang dalaga habang hinahanap ang mga anak. Carl? Kurt? Dumaos-dos ang luha niya nang di mahanap ang kambal. Unti-unti na siyang naubusan ng hangin sa baga. Ito na ba ang katapusan niya? Sa nanalabong mga mata, nakita ng dalaga ang bulto ng tao.
Nabuhayan siya ng loob na makita si Raven. Buhat-buhat ang isang sanggol na papalapit sa kanya. Raven! Ngunit iba ang inaasahan ni Rian sa nangyari. Sa nasusunog na bahay sa gitna ng sala, nagbitaw to ng mga salitang nang wasak sa buong pagkatao niya. Pasensya ka na, pero laro lang ang nangyaring lahat sa atin. I am now taking my child. Thanks for everything. Goodbye, Rian. Sa nanalabong paningin, pinanood ng dalaga ang pagtalikod sa kanya ng lalaking pinakamamahal. Puno ng luha ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan nang ang igupok ng kadiliman. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!